And 0, 17, 10. Dalawang beses niya na ginagawa tong strategy na to. And my goodness, KDA mo, Raflesia, it's gonna go down. It's gonna dip, but you did get another win. So that is very important. Gusto ko sana i-drawing si Diggie, kaso nandiyan na si Diggie. So, alam niyo na yon. Pero sige, try ko ba? Parang ayoko na eh. Masaya na kayo doon sa dragon. Pero sige, try natin. Ito yung manok. Yan. Parang pangit ang drawing ko. Yan. Manok yan, manok. Ba't ganun? Parang tanggal. So, yan. Si Diggie yan, mga kaibigan. Lagyan natin ng star. Yan yung... Ayoko na. Okay na yan. Hindi ko nalalagyan ng kahit ano. And that is a Diggie na nandito sa may gilid. And kailangan nyo pigilan to. Let's head on to our interview. At bakit ko nga ba dinrawing yung bombang yan? Kasi andito, yung pasimuno ng lahat ng nangyayaring Diggie dito sa kabila. Raflesia, kamusta, Chan? Kamusta? Goods lang. Medyo nagulat kami kasi nilabas na naman yung strat na gano'n. Hindi namin ina-expect na ilalabas namin ngayon yun eh. Well, nag-atlas naman sila. And tingin ko, yun yung isa sa mga bagay na tinitignan nyo eh. Pagkapipiliin siya. Congratulations on that series win. Were you expecting to have a hard time? Or nag-expect ba kayo na mahihirapan din kayo sa Omega? Oo, syempre. Kasi nakita namin yung laban nila sa anong kahapon. Tapos nakita namin na pinahirapan din nila yung... Ano ba alam nila? Onik. Pinahirapan nila kahapon. Which is 2-1 din. Kaya pinagandaan din talaga namin sila ngayon. So, Raflesia, ano nga ba yung mga bagay na iniisip nyo or pinagdadaanan nyo para masabi na, nakita ko to sa rank game, baka pwede natin gamitin sa pro scene? Kasi yung ginagawa nyo ngayon, parang hirap niya i-translate sa pro scene eh, pero you guys make it look so easy. Ano nga ba yung pumapakos sa utak ng Aura PH? Ba't nila na pull off yung mga ganitong bagay? Una siguro namin tinitignan kung kaya ba gawin sa kalaban yung ganong play. Tapos yung pangalawa is kung kaya ba namin gawin as a team. Tapos nililinis na lang namin yung play, ginagawa namin lahat ng dapat gawin kapag naka-ganong strategy kami. And last question ko na to, gusto ko lang tanong, etong setup nyo ba na Renjo, nagpapalitan si Renjo at si KelVJ, mag-stick ba to until the end of Season 6? For now, hindi ko masasabi kung anong plano namin kasi naghahanap din kami ng ibang strategy eh. Kung ba ganun, paiba-iba talaga kami ng player. Kaya switching sila ngayon. Mm-hmm. So, Raflesia, shoutout sa fans, shoutout sa family, message mo na rin sa kanila. Go ahead. Shoutout kay Boss Chris ng Aura, shoutout kay Boss Jerry, kay Boss Alvin, shoutout sa kanila. Shoutout sa family ko, sa friends namin, sa lahat ng fans ng Aura PH. Thank you sa pagsuporta sa amin. And especially shoutout sa mother ko and sa ate ko, tapos sa girlfriend ko, si Rizzy. Mm-hmm. Shoutout kay Rizzy. And Chan, sunod na lang. Ako na bahala sa'yo, ha? Congrats. So that is the captain of Aura PH. And bagong sapatos na naman dahil may na-shoutout na naman. Shoutout kay Boss Jerry Ocampo at Alvin Beltran. Shoutout sa inyong dalawa. And that is going to be it, ladies and gentlemen.